since weekend ngayon at wala naman kami gagawin, naisip namin magluto na lang ng siksik, liglig at umaapaw na chapsoy. Halika, samahan niyo kami. Ito yung mga ingredients ng siksik, liglig at umaapaw na chapsoy. Sa sobrang dami, hindi ko na iisa-isahin. Tignan nyo na lang. Ngayon, simulan na natin magluto ng siksik, liglig at umaapaw na chapsoy. Una, maghanda kayo ng malaking kawali at mag-isa ng bawang. Gisahin nyo hanggang sa maging medyo brown-brown na siya. Ang sumunod naman, ang pinaka-importanteng rekado. Ang gininto ang sibuyas. Pwede mo na rin ibenta to kung gusto mo. Kanaw-kanawin lang uli. Kapag lumambot na ang gininto ang sibuyas, isunod na natin ang chicken breast o sa Tagalog ang ang dibdib ng manok. Kala nyo kung ano, no? Ngayon naman, maglagay tayo ng mga pampalinamnam. Ang akin lang, ang linalagay ko ay garlic powder, paminta, at pinaka-importante sa lahat, ang paprika. Kayo, kung ano gusto nyo ilagay, bahala kayo. Pagluto ng manok, itabi sa kabilang gilid at idagdag ang atay, ang pampahaba ng buhay. Kanaw-kanawin lang ito hanggang sa maluto. Pagluto na ang atay, idagdag na natin ang pinakamatigas na rekado. Ang carrots, na sa Tagalog ay hindi ko rin alam. Kung malambot na ang carrots, dagdag na natin ang pampalapot, ang makatas-katas na cornstarch at halu-haluin. Mula dito, dagdag na natin ang mga natitira pang mga gulay, ang baby mais, ang bulaklak ni Koli, at ang broccoli. Yan, punong-puno na siya. Dagdagan pa natin. Yan, ibuhos sa lahat yan. Ay, may nakalimutan pa pala tayo. Yung repolyo. Ayan. Yan ang huling ingredient natin. Hindi ko na nakuhaan yung finished product. Biglang may dumating kaming bisita eh. Sagasa muli!